Hello guys! Welcome to my vlog. Hi vlog! Welcome to my guys. Yan, may dalawa kong pagbebe dito. Ito ay hindi ko na matansat. Hindi ko na alam kung ilang araw na to. Basta parang 1 month old na yata ito. Ganito yun. Pag naalaga kasi yung mga pato, gangsa ito sa Bisaya, mga ganitong edad, hindi pa ito pwedeng pakawalan. Kasi mamamatay ito. Hindi pa yung parang sundalo, hindi pa ito pwedeng isabak sa gira. Kasi hindi pa ito, yung katawan nila, mahihina pa. Hindi pa nila maano yung pag, ano yung biglang ulan, biglang init, biglang ulan, yung mga ganun. Yung paiba-iba yung panahon, yung paiba yung klima, kaya mamamatay ito pag kinakawalan niya. Sa ngayon, nasa kulungan pa lang ito, linalabas ko lang ito para gawing artista. Kaya lang maarte ito. Hello guys, ka muna sa mga viewers ko. Ito, dalawa lang ito. Kasi wala ka sa kaming tamang kulungan na maitlogan ng magulang ito. Huy! Hindi masyadong mahirap pag-alaga ng pato kasi ano to? Hindi siya maalaga, pakainin mo lang. Mga ganito pag yung mga sisiw nila, basta ilagay mo lang sa kulungan, okay na. Basta wala lang yung mga daga. Yun lang naman kontra nito. At saka yung pato naman kasi parang pwede mong gawing pamalit ng aso. Kasi pag may ibang taong papasok, kunyari sa bakod nyo, mag-iingay sila. Saka maldita din tong pato. Nang labok din to. O kaya naghahabol to ng tao. Kaya takot din mga tao dito sa amin to. O diba? Mas cute to pag itong yung yellow pa. Ito, mga ganito, hindi pa ito pwedeng pakawalan pag mga 3 months na yata. Basta pag kompleto na yung mga pakpak nila, pag puti na, ito hindi pa, batang-bata pa. Pag puti na talaga, yung pato na talaga, yung turma nila, yun, pwede na nating pakawalan yun. Kasi pag pinakawalan mo ito sila, mas madali silang lumaki pag nasa labas. Kasi marami silang makakain kapag laro na sila sa dulo. Masyado kasi mahilig sa kanal yung pato. So ito, tsaka yung mga magulang nila, yun ang ingay, masyadong siloso kasi masyadong protective sa mga sisiw nila. Kaya pag ganito, yun, nasa labas yung mga magulang nila, ang ingay! Yun, basta ganun lang yung idea ko sa pag-aalaga ng pato. Pag yung bago pang sisiw, yung sa kulungan muna, so after 2-3 months yata talaga yung cook. Saka muna sila pakawalan sa kulungan. Para yun, para safe na yung mga buhay nila. Mga ganito kasi ito. Pangkulungan pa to. Mga pabebe pa to. Kailangan pa to na maliit na espasyo. Hindi pa to magubuhay ng malaking espasyo. Okay naman, malaking espasyo. Basta may bubong. Saka basta safe sila, hindi maulanan, hindi mainitan, yun. Bawal sa kanila yun kasi mamamatay ito. Tsaka, yun lang naman. Pakainan mo lang ito. Sa amin kasi linalagyan lang namin na pagkain. Bahala na sila kung kumain. Parang linalagyan namin na pakain ito. Yung tawag namin dito, BEC. BEC yung pinapakain namin dito. Yung pinong-pino na pagkain ng manok. Pwede din kasi yun sa pato. Pag lumaki na to, yun din yung grow, nutri-grow yung tawag sa amin dito. So yun, pwede ninyong basain yun, o pwede rin yung tuyo. Para sa akin, mas maganda yung tuyo kasi after kumain sila, inos lang tubig. Yung tawag natin, dun sa kanila yung mubukad yung pagkain. Kaya mas marami silang pagkain, so mas busog sila. May dalawang baby. So, ito lang mga guys. Hindi naman talaga maalaga siya. Pag malaki naman to, hindi ka nakilala nito.
kasi ako ang tagapagpakain ito kaya hindi ako kilala. Unlike before, ako talaga nag-alaga yung padud. Ano? Close sa akin yung pinakamatandang bebe nito. Kaya may pangalan din yun. Yung pinangalanan yun ng Bilbil. Kaya pag tinawag na yung Bilbil, kilala niya ang sarili niya na Bilbil yung pangalan niya. Pero ito, hingla na to. Mga ganito siguro pag ibibenta to, mga pwede na siguro to 350. Mahalang pato guys. Yung isa pag ano, pag yung nangingitlog na, parang ano siya, pwede niyong ibenta ng 1,300. Eh, pagkaibigan na, pwedeng 800. Basta not less than 500 pag yung adult na talaga. So, magandang hanap buhay. Ano bang tawag doon? Pangkabuhayan din yung mag-alaga ng pato. Kaya lang, hindi ka pwedeng magtanim. Yung sa paligid mo kasi kinakain nila yung mga halaman. Kinakain kasi ito ng mga dahon. Kunyari, yung mga saging, yung mga ano ba yung mga subikat na halaman before, yung mga gabi-gabi. Kasi kahit anong klaseng halaman, kinakain nila yung dahon. Yung mga rainforest na halaman, kinakain nila. Halos namatay nga yung rainforest ng mana ko. Ano to? Sabi ng mga matatanda, ano to? Hindi ko maalala yata. Basta yung pinakatay yung mga tanim nito. Kasi gusto nila talaga malinis lang yung ano nila, ginagalawa nila. Ang gusto nila tubig lang tsaka yung putek. Mahilig kasi ito sa putek. Sobrang hilig nito sa putek. Para lang din din itong itek. Tumingin ka nga. Oh, yun. Ganito kasi pag yung leeg nila ano, nag-groom o kaya basta yun yung gigil na pag adult na to, pag ganon yung leeg nila nag-groom, gigil na yan, kaya na na kung sa leon pa gusto na yung kainin ka, kaya pag gigil na yung leeg nila, lumayo ka na. Kaya ito maliit pa, gigil lang siya, baka hindi rin niya kaya kasi mas malaki ako sa kanya. Pero kung adult to, nako, kinagat na to nito. Okay, yan lang muna yung kunting kaalaman ko sa pag-alaga ng pato. Ingay nila. Yan lang, basta ganito. Hanggang sa pumuti yung balahibo, tsaka nyo siya pakakawalan. So, after this, balik kayo sa kulungan. So, maghilo muna kayo. Hello, quack quack. Hello ka. Quack 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 quack. Ay, nakakaintindi din pala, o, diba? Quack quack. Sabi mo, thank you for watching. Salamat sa mga oras. Isa pa. Ingay mo. Ito yung kaya yating pag-usapan. Hilo ka. Quack quack. Sige na. God bless everyone. Salamat sa lahat ng suporta. Salamat sa panonood. Halika. Kunti na lang. Bye-bye.